Welcome back mga ka-YouTube. Ang topic natin ngayon troubleshooting. Troubleshoot natin kung anong parts ang sira ng isang computer. Halimbawa, meron tayo ditong motherboard, processor, memory, power supply. Kung tutusin, motherboard, processor, memory, power supply, hard disk na lang kulang, isang buong computer na, casing, tsaka monitor, tsaka syempre mga keyboard. Pero kapag magto-troubleshoot ka, kahit walang, mas maganda kung wala sa casing, wala sa, nakabaklas yung motherboard sa computer case, sa casing nga. Kahit walang hard disk, kasi unang-una, kapag magto-troubleshoot ka, una mong titignan kung ano yung problema. Halimbawa, katulad nito, no display to, no display. Papapawirin ko ha. Asaksa ko. Itong motherboard na to, Prime A320M-K na Asus. May indicator siyang ilaw. May ilaw siya, di ba, pag sinaksak mo. Kapag sinaksak mo na sa outlet yan, kahit hindi pa naka-power on, may LED light yan. Mapapansin nyo, di ba? May LED light siya dito sa lock ng video card, tsaka dito sa audio. Audio IC kasi ito eh. Okay. On ko na siya. Ito yung on-off niya eh. Di ba? Umigot na. Umigot na rin power supply. Dapat yan, magbuboot. Punta tayo sa HDMI 2 kasi HDMI 2 ang connection niya eh. Ayan ang nangyayari. No display. No display nga, di ba? Ngayon, ano-anong parts ba ng computer ang nagpapakita ng no display kapag may sira? Unang-una, pinakamadaling baklasin, memory. Sa memory muna tayo mag-isolate. Kasi, ang memory, ito nga yung RAM, random access memory. Ang memory, ang kapag sira ang memory, ang sintomas niyan, no display. Unang-una yun, ganyan, no display, black screen nga yan eh. Hindi magbubut yung computer mo, hindi ilaw yung ano ng keyboard, yung mga numlock, caps lock, tsaka yung scroll lock, yung tatlo. Kasi pag nagbukas ka ng computer at walang problema, pag nagboot yun, lahat ng ilaw ng keyboard muna, iilaw eh. Hanggang sa maternal lang yung numlock. Eh di no display nga. Wala naman tayong video card na nakakabit, kaya mas madaling mag-isolate. Kapag may video card na nakakabit, ay alisin muna natin yung video card. Puro built-in muna gagamitin natin para mas madaling mag-isolate. Para ang i-isolate mo na lang, memory, processor, motherboard. Yan, tatlong yan lang naman ang ano eh. I-isolate mo para maalaman mo kung ano ang problema. Inalis natin ang video card, no display pa rin. Magpapalit tayo ng memory. Isa pa pala, ang pinaka-importante pala sa pagto-troubleshoot at sa pagre-repair ng computer, importante to, dapat meron kang gamit na pang replace, pang test, pang spare parts, pang ano, yung pang tipong talagang pang testingan. Kasi yung iba kasi natatakot ipang-test ang mga memory kapag ano eh. Halimbawa, bago yung memory lang, magre-repair, natatakot ipang-diagnose yung memory nila. Kaya, meron silang memory spare parts na talagang pang-siraan. Kasi, minsan sa pag isolate mo, pwede ka pa rin makasira ng, ano eh, ng spare parts eh. Halimbawa, patayin ko ha. Mag-a-isolate muna ako sa memory kasi memory ang
unang-unang nagpapanood di no display ng isang computer eh. Ang mga sintomas na pinapakita ng memory kapag may diferensya siya, no display. Tanggalin natin memory. Yan. DDR4 to. Ngayon, kailangan natin ng pang-test na memory. Hindi ka makakapag troubleshoot kapag wala kang spare parts. Depende na lang kung ano ha, kung sa, medyo sanay ka ng mag-troubleshoot. Kahit wala kang spare parts, pwede mong alisin ito, lipat lang sa kabila. Gagawin muna natin. Ilipat ko sa kabilang slot ha. Okay, nilipat ko na sa kabilang slot. Sasaksak uli yung outlet. Papapawirin ko uli. Yan. Tingnan natin magbo-boot. Problema, no display pa rin. Black screen. Okay. Ibig sabihin, nagamit ko na yung dalawang slot na ilipat ko na sa parehong slot yung memory. Kaya, posibleng memory ang sira. Pero hindi pa check yun ha. Kukuha ko ng memory. Ah, itong memory yung gagamitin ko. Brand new to, bago. Bago to ha. Bagong bago to, pero ipang tetest ko. Yan. DDR4. HyperX din. Bagong bago. Okay, kakabit ko muna sa isang slot. Okay. Pa-power ang goli. Hindi na lang sa outlet eh. On, off. Ang problema, no display pa rin. Diba? Bago na yung memory yung ginabit natin. Kahit hindi ko na ilipat to sa kabilang slot, kahit hindi ko na ilipat, kasi bago to eh. Tabi ko muna. Itong slot kasi ng itong slot nga pala ng Asus, pag itong model na Asus Prime A320, hindi nabubuka itong kabila. Ito lang ang nabubuka. Kaya pag nakaganyan yan sa casing, safety yan. Mas mataas ang porsyento niyang hindi naglulusang memory. Pag nakaganyan, nakaganyan siya sa casing, di ba? Eh dahil nakaganto tayo, hindi rin maglulus yan. Kasi mas nakaganyan yan eh. Ngayon, hindi na tayo magpo-focus sa processor. Tanggalin ko na itong HDMI. Tanggalin ko siya sa power supply. Ang pinaka magagawa ko dito, hindi ko na rin tatanggalin yung baterya, i-reset ang CMOS, kasi nga, no display, nagkabit na ako ng bagong memory, no display pa rin. Ang processor, hindi basta-basta nang sisira ang processor, tandaan yun. Yan, ito. Ito ang pinaka CPU, ha. Ito. CPU to. Ito ang CPU. Ito talaga ang pinaka CPU. Hindi yung case na isang buong system unit. Central processing unit. Bihira masira to. Matitibay ang mga processor. Siyempre, para masigurado natin kung ano talaga ang sira nito, yung lahat ng nakakabit sa kanya, ililipat natin sa ibang board. Okay.
Kukuha ko ng isang motherboard, ha. Pagkamukhang magkamukha yan. Asus A320 din. Pagkamukhang magkamukha to, ito yung kaya mag-boot. Ito yung no display. Kinuha. Ito yung mga parts niya, di ba? Inalis natin. Dito natin ikakabit ngayon. Importante, ha. Kailangan may spare parts, may pang-test. Kaya ito nga, meron akong spare parts. Dito ko ngayon ikakabit yung mga parts niya. Yan, processor. Natin yan. Tandaan nyo, ha. Ang mga processor, birang-bira masira yon. Kahit hindi ko naikabit yung bagong memory para makapag-isolate lahat ng spare parts nito, nitong ayaw mag-boot ito, ha, ikakabit natin dito sa isang motherboard. Yun lang ang paraan para malaman natin kung ano ang sira ng isang motherboard na yun. Kailangan may mga spare parts ka. Importante sa lahat, spare part. Natin ang power supply, 12 volts ng CPU, yan. Tapos motherboard, 24 pin. At syempre, output sa display, HDMI. Ngayon, saksak sa outlet. Umilaw ang indicator. Papapawirin ko. Okay. Tingnan natin ngayon. Ayaw din mag-display. Nasa HDMI 2. Lipat ko yung memory sa isang slot. Inisa natin ng konti. Ayun, oh. Lumabas yung ano. Oh, Asus logo. No keyboard detected. Press F1 to run setup. Wala nga tayong ano, eh. Wala nga tayong keyboard, kaya hindi natin mapapress ang F1. Pero, new CPU installed. Please enter setup to configure your system. Ang importante, pinupunto ko dito, yung processor buo, di ba? Kasi ang sintomas din ng sirang processor, ano, eh, kapag may problema din ang processor, no display din. Ang memory, no display din ang pinapakita. Pero minsan, broken display. Pag nakakaya pa niyang pa-display ng system unit, ang motherboard, pero may diferensya yung mga IC niya sa board ng memory, o kaya naihian ng daga, o bumigay na yung mga IC, broken display yon. Pinakamasaklap yon, alam mo kagad na may tama ang memory. Yung pinakamasaklap kapag no display, eh, hindi mo alam kung buo o sira ang memory. Pero dahil dito nga napadisplay natin, napaboot natin yung processor tsaka memory dito sa isang motherboard, alam na kung ano sira, kung alin ang sira.
buo yung memory, buo yung processor. Ibig sabihin, motherboard ang sira. Sira itong motherboard na to, ayaw mag-boot. Hindi dumi-display. Buo naman yung memory, buo yung processor. Bukod doon, nag-test tayo dito sa motherboard na to ng isang brand new memory. Tetest ko itong isa, yung brand new ha. Sigurado, di-display yan agad. Pag kinabit ko ito. Dumiikot pa kasi. Okay. Ang ating brand new kabilang slot. Aba, ayaw niyo mag-boot ah. Lipat ko kaya sa isa. Bago yung memory ginabit ko, pero ayaw mag-boot. Dito sa memory nung silang motherboard, nag-boot. Bakit kaya ayaw dun sa isang slot? Ayaw mag-boot ng bago. Diga, may problema yung bago. Posible. Ulitin ko ito. Sa kabila. Mag-boot ah. Doon lang sa kanina sa kabila nag-boot. Mas madali kasi yung pares, ano eh, pares na bubuke eh. Yung lock ng motherboard. Naipit yata yan. Ayun, nag-boot. Bakit kaya mag-boot sa kabilang slot? Hindi kaya madumi yung slot. Dumiretso siya sa ano. Kasi wala kang hard disk. Eh wala rin tayong keyboard. Kaya hindi tayo makapag-configure. Sa unang lipat, no keyboard pound, press F1 to run setup. Pero hindi nga tayo nag-setup eh. Kaya, na-detect niya uli, nag-boot.
sa BIOS na siya dumiretso, UEFI BIOS Utility. Testing ko lang uli yung bago. At taga ko, buta tayo mag-boot yung bago eh. Na-test na natin, ibig sabihin, buo tong memory nung nakakabit dun sa motherboard na isa. Buo din yung processor, kasi kung may problema ang processor, hindi di-display din ang isang buong system unit, hindi di-display ang motherboard, hindi magbubut ang motherboard. Kaya sigurado ako, sigurado na ako, buo yung memory nito, buo rin yung processor. Eh alin pa sira, wala nang ibang nakakabit dito. Ibig sabihin, pag kinabit ko itong buo na to, dapat magbubut yan. Buo yung processor, buo yung memory. Dapat magbubut to. Wala namang ibang dapat i-isolate pa eh, kundi yan lang eh. Kaya ang pagka ang problema, no display, ang i-isolate mo, memory lang tsaka motherboard. Kasi ang processor, bihira talaga masira. Kaya kahit magkaiba ang processor ng magdalawang computer, kahit pag muna itest yung processor, basta pareha silang DDR4 kung DDR4, DDR3 kung DDR3. Pero mas maganda kung maitetest mo rin yung processor, kasi baka nga yung processor din ang sira. Pero bihira ako maka-encounter na ang sira processor eh. Halos kadalasan, memory motherboard. O kaya video card, power supply. Ito ba yung bago? Okay, tetest ko yung bago. Bago to eh. Ayun, binasa na. No keyboard detected. Hindi na lumabas yung press F1. Diretso yan sa UEFI BIOS. Okay. Hanggang dito na lang muna itong topic natin. Kung nagustuhan nyo yung topic natin, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, share sa mga friend, at mag-comment kung merong mga gustong i-comment tungkol sa topic natin na to. O ayan, o, Kingston 8192 MB, 2666 MHz, 8GB siya. Yan yung bago. O, para makatiyak pa natin, ikakabit ko pa uli siya, ibabalik ko doon. Ano, kaya lang, baka masyadong kumaba na itong ano eh. Pero, sigurado to, motherboard ng sira na to. Kasi, kanina natin, tinis na natin sa dalawang slot niya. Nagkabit ako ng bagong memory nga. Hindi pa rin nagbubot. Nilipat natin yung mga parts niya sa ibang motherboard, nakamukha rin. Gumana, nagboot. Kaya, natitiyak na natin motherboard ang sira. Mahirap kasi umatol kapag ano eh, kapag hindi ka sigurado. Halimbawa, may nagpaayos sa'yo, tapos wala kang pantest, wala kang spare parts, wala kang pang-isolate. Para kang nangangapa nun sa dilim. Tapos, tatanungin nung nagpapaayos sa'yo kung ano sira, anong dapat palitan. May bibilin bang gesa? May bibilin ba tayong parts? Ano sasagot mo? Hindi mo tiyak, sasabihin mo, ah, sira memory. Build tayo memory. Yung pala, buo yung memory niya. Mas maganda, itest mo yung memory niya sa iba. Ganon ang pagre-repair ng computer. Ganon ang pagda-diagnose, pag-isolate. Kasi ang computer, hindi siya nire-repair ng katulad ng electronics na mga inaalis yung resistor, inaalis yung capacitor ng panghinang, inaalis ng panghinang yung transistor, tapos i-tester bawat transistor, capacitor, resistor, hindi ganon. Kasi ang computer buo-buo, module-module kung tawagin, per module.
Halimbawa, ito, isang memory module to, RAM, isang buong random access memory, memory module. Pag nasira to, pag nag-malfunction to, hindi mo to mare-repair na tatanggalin mo yung mga capacitor, resistor, puro IC yan na nakapatong, naka-BGA, ball grid array. Para matanggal mo yan, kailangan mo pa ng hot air. Eh wala ka rin naman pamalit ng IC, yung mga IC sa loob niyan. Kaya, module-module ang spare parts. Pag nagloko to, nasira na, papalitan mo to obligado ng isang buong module. Pag nasira ang video card, papalitan mo yung isang buong video card. Pag nasira ang motherboard, papalitan mo isang buong motherboard. Okay. May tinapahaba uli. Ganito lang ha. Ako'y mag-log out na. Signing out. Okay. This is Janie. Signing out.